administrator ng SBMA. Ganun pa man, bago namin na pagritin ang aming dabarkad sa inyo, eh siguro naman ibibigay namin sa inyo ang bird's eye view kung ano ang takbo ng ating programa ngayon. Of course, ang ating chairman ay magbibigay ng kanyang mensahe tungkol sa anniversary, and at the same time, bibigyan tayo ng year-end statistics. And then, we will discuss yung important portion, yung employment opportunities or employment prospects dito sa SBMA in 2015. Ito po ay ang pambungad para doon sa Regional Dialogue to Patch Employment Gaps na lagi naming ginagawa every year. And this will happen in February 26. Ganun pa man, ito po ay malaking behikulo, itong employment opportunities, malaking behikulo para alam ng mga estudyante kung ano ang mga kanilang ipupurso sa kolehiyo, at alam ng mga may-ari ng mga eskwelahan kung saan mismo ang direksyon ng mga employment prospects dito sa SBMA para masiayos nila ang kanilang mga curriculum, mag-apply sila ng mga different courses sa CHED o sa TESDA at iba pa para dito sa SBMA ay merong tuluyang daloy ng mga manggagawa na magsisilbi sa ating mga future investors. Ganun pa man, wala, hindi na ako magpatumpik-tumpik, ay pagritin muna natin ang ating mga dabarkads bago ang ating special guest, Ding. Kami po ay lupos na nagagalak sa araw nito. Special po talaga. Gayun din po sa mga kasama po namin dyan sa Service Contracting Office, si Alex, si Men, si Russell. Good morning at sa amin po mga sugid na suki na rin po sa bawat SBMA department. Good morning. Okay, maganda yan. Oh. So, Apo, good morning. Good morning po sa ating lahat na ating mga... nakuha mo na ba yung bigan na longganisa? Yes, attorney. Habang tinatrans... Inorder ni Ma'am Teddy para ngayong araw. Kala ko Baguio. Habang tinatransport ko nga dito, attorney, kami ni Daisy ay parang nabubusog kami sa bango ng amoy niya. Oo. Kaya po, eksakto ba po, may special guest po tayo ngayon. So special po talaga araw na to. Happy anniversary po sa ating radio program. Second year na po namin and still going and will go on forever. Okay. Forever nga yan. Okay. Tama po, di ba, attorney? Kaya salamat din po sa mga nanonood, na mga nakikinig at mga nanonood po sa live stream. Dahil po sa inyo, kaya po ganito tumagal ang aming programa. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa radio program namin. Oo, para sa inyong kaalaman, tayo ay mayroong live stream din. At gaya nga, kinukumpuni lagi ng ating DJ Tommy itong mga live stream na mga sumusubaybay sa atin, kasi meron rin tayong mga taga iba't ibang mga bansa na tumitingin kung ano ang mga opportunities, at minsan gusto na rin nilang lumagak ng kanilang pagtratrabaho dito sa Puerto. Yan po ay tuluyan ng nangyayari na hindi na naming nadodocument. Ganun pa man, this is a reality every time that paggawat ibe pa ay naroon. Daisy? Yes, magandang umaga po sa ating mga suking tagapakinig ng ating programang Paggawat Iba Pa. Siyempre, napaka-espesyal po itong araw na ito dahil mayroon po tayong bisita ang ating panauhing pangdangal, ang pinakamataas na opisyal ng Subic Bay Metropolitan Authority. Good morning, Chairman. At siyempre sa ating mga suki dyan at sa aking mga kasamaan sa Workforce Development Division na muli ay nagsasagawa ngayon ng Employee Orientation Seminar sa ating mga manggagawa ng Subic Bay Freeport. Magandang morning sa inyong lahat.
Okay, Romel. Opo, good morning po sa ating lahat, sa mga suki po natin regularly nakatutok po sa ating radio program. Good morning po, Chairman. At maraming salamat po sa mga suki po natin. Alam niyo po, yung ating job openings ay continuous po dyan sa May Subic Gym. So, kung kayo pa'y naghahanap ng trabaho, bumisita lang po sa ating receiving section dyan sa Subic Gym. Hello po sa ating lahat dyan. At dyan po sa ating Building 255 Receiving and Evaluation Section po, good morning. Tsaka po pala, kung kayo may katanungan, huwag po kayong mag-atubiling mag-text po sa aming mobile number. Ito po ang para sa Globe, 0915-962-9034. Para po sa Smart, 0907-637-2251. Ang ating pulang mga itatanong ay tungkol sa ating mga topics for today, if possible, okay? So, Chris, meron ka bang mensahe ngayong umaga? Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay, nako, napakabilis po ng panahon dahil 2 taon na po pala kaming naglilingkod sa inyong lahat. At muli, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa aming mga tagapakinig at mga nanonood dahil hindi nyo po kami iniwan, hindi nyo po kami hiniwalayan at palagi po kayo nakatutok dito sa aming istasyon. Sa mga department namin sa SBMA, thank you po sa lahat-lahat, lalo-lalo na po sa mga taga-budget, kay Boy, Peñas, talagang masugid namin tagapakinig. Yes po, lagi niya po hinihintay yan, sir, yung pagbanggit ng kanyang pangalan. So sa lahat-lahat po ng department ng SBMA, good morning po sa inyong lahat. O yung mga taxi driver mo, Daisy, nakalimutan mo yan. Ganun pa man, ay hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ngayong umaga, gaya nga nang nasabi na namin, we have a special guest for us in this second year anniversary special of Paggawa at Iba Pa. At hindi na namin hong papatagalin pa. Siguro, Chairman, baka pwede ho ninyong i-greet ang ating mga libo-libong mga tagapakinig ngayong umaga ngayon, ngayong anniversary ng ating Paggawa at Iba Pa. Chairman? Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalot na ang ating mga kasama sa SBMA. Natutuwa nandito ako ulit. Opo. Sa programa ng Paggawa at Iba Pa. No? I congratulate the Labor Department na pinangungunahan ng ating magiting. Magiting, ah? si Attorney Pastor. Opo, no? Great. And I want to also greet the division chiefs for the hard work that they've been doing this past year. No, nagagalak ako na may report sa inyo na yung 2014, napakagandang performance ulit ng SBMA. It is our third banner year in a row. Third successive banner year, no? Opo. In terms of employment figures, in terms of investments, in terms of financial performance, no? Kaya very special po itong 2014 at ang pinakamahalagang statistic na tinitingnan ko dyan, siyempre yung ating employment generation, no? Opo. Dahil ayon po sa programa po ng ating Pangulo, napaka-importante na po na yung inclusive growth, no? Ano po ang ibig sabihin ng inclusive growth? Simple lang po ang ibig sabihin niyan. Ang ibig lang sabihin po niya na kahit tumataas ang ekonomiya po ng bansa, walang halaga po yan kung hindi siya po mag-generate o magbibigay ng karagdagang trabaho sa ating mga kababayan, no? So, particularly in the Freeport, we are very pleased to announce na yung 2014 nag-register po tayo ng 96,000 jobs. We are up from 89,000 last year. It's more or less 97, Chairman. Or 97, so that's around 9% increase. 8.8 to be precise, yes, according sir to the Labor Department. Statistics, no? Kaya palakpakan po natin sila, no? Napakagandang performance po yan, no? And this is an indication that the Freeport is not only surviving but we are thriving successfully doon po sa mandato na mag-generate ng
additional jobs for our countrymen, lalot-lalot na sa mga kasamahan natin dito sa probinsya ng Zambales, sa Olongapo po, at sa Kasabataan. So, we are very happy about that performance. Opo. So, gaya na nasabi ko, and again, this was a project that was sponsored by the Labor Department, yung job fair that we had November or December? November, November, yung anniversary na. Natin. Yung anniversary natin, yes, no? Yung anniversary job fair. No? Nakakatuwa dahil we had over 10,000 job positions open. No? And sabi ko nga doon na sana lahat na magpunta roon na makakakuha ng trabaho. No? So this is an indication po kasi yung 10,000 po, napakalaking opening po yun compared to previous years. No? And it just shows na talagang ang ating mga kasamang locator dito, either we have new locators or nag-expand, and talagang nangangailangan ng mga empleyado. That's why they are offering all of these new jobs. Kaya itong darating po na taon, itong 2015, napakaganda po ng prospects, no? And I just want to emphasize that we are looking at very specific areas in which we can increase the number of jobs dito. Okay. Unang-una po, yung call center, no? Uh-huh. So, yun nga, again, part of the initiative of the Labor Department, yung ICT Council, no? Opo. We now presently have around 3,500 call center agents. Opo. Pero para sa akin, importante na ma-avail natin itong opportunity na yung mga call centers are... Any expansion is moving out of Metro Manila. Bakit po? Kasi dahil nga sa congestion sa Metro Manila, hindi na po nagbibigay ng incentives para sa call centers na mag-locate doon. Pangalawa, talaga mas maganda mag-locate yung mga call centers sa labas dahil less costly po sa kanila. Mas mura na mag-locate sila rito kasi yung renta, yung kahit yung mga other utility costs, mas talaga mas mababa. They can use us also as a redundancy if it yes, is opo, exactly, especially exactly. In typhoon. Oh. So bad weather. Yun po ang yung po we have a campaign to attract more call center agents this year, no. And over the long run, well hopefully the short term, no, we can attract at least ang target namin diyan mga 20,000 call center agents, no. Ang benepisyo kasi po nito, bukod sa nagbibigay ng trabaho sa ating mga kasama, eh yung mga maliliit na negosyo rito, like yung mga restaurant o yung mga shopping mall o yung mga shops, eh magkakaroon ng purchasing power yung mga call center agents yan. Alam mo, maganda po ang sweldo niya kaya meron silang purchasing power. Kaya yung mga restaurants, the services, barbershops, ganyan, lahat yan makikinabang po. So, yan importante po yan para sa Freeport, no, that the small businesses here can earn from these call center agents. Para maging 24 hours po yung ano noon dahil yes, ang yes. Buhay ng mga call center sa gabi yes. Eh takbo pa rin yung mga restaurant at lahat-lahat, parang isang 24/7 na tumatakbo yung mga restaurants. Alam niyo kasi ako nababahala ako dito sa mga yun nga itong mga businesses dito sa loob ng Freeport. Kasi sa gabi, actually ang overnight population po rito sa atin wala pang 7,000. Ibig sabihin yung natutulog dito sa loob ng Freeport, 7,000 lang. But if we have 20,000 call center agents, kasi part of the plan is to build dormitories for them here, no? Yun nga, we will become a 24/7 economy. Gaya ng sinasabi ni Attorney Pastor. And that generates a lot of business. That generates a lot of business. So, yun, that is a major campaign that we are undertaking this year. And then, of course, bukod dun, yung mga industrial, no? Yung Hanjin is, again, also looking for additional employment. Maganda po ang order book nila. They are now going into the second level. They are now building what they call the high-capacity container ships. Alam niyo po, yung pangkaraniwang container ship, eh, mga 2,000-3,000 container lang po ang sakay nun. Uh-huh. Ngayon, ang Hanjin, gumagawa po nila sila ng 7,000 TEUs.
Opo. And malaki. Then they will go to the next level, which is 10,000. Kasi yan po ang worldwide trend ngayon eh, na bigger ships, more containers, no? Kasi it's more economical. So they will be requiring, again, more jobs. Oo. So I think that they will go up at least maybe to 30,000 within the next 2-3 years. They are 28,000 now, Chairman, so they are going for 2,000 more. But I think they might go beyond it the way they are recruiting now. Yes. So bukod doon yung industrial lang, yung mga maraming mga dahil naman po sa ASEAN integration. Kahapon lang po, meron akong kausap, no. Manufacturer po ito ng new technology plastic reinforcing material, no. Mga piles. This is the first time this is. Ang planta po nila nasa Poland. Pero nagpunta siya rito, tinignan niya ang SBMA. Gusto niya maglagay ng planta rito. No. To avail of the ASEAN integration. Kasi as we all know, itong taon na ito, starting this year, basta mag-manufacture ka dito ka sa ASEAN, sa Subic, mag-export ka to any ASEAN country, walang tariff, walang duty. Compared to if he ships from Poland, malaki ang duty niya. So, this is the benefit of ASEAN integration and this is happening on the ground now. Kapon lang. He's Polish. And they're meeting today with our business group to get the details so that they can finalize their project study. So yun, these are examples po na nangyayari dito. And then of course, the third big sector, ang malaking bahagi ng mga jobs ay sa turismo. No? Gaya po ngayon, hino-host po natin 400 delegates of the APEC. Opo. And yung mga hotel natin, punong-puno ho yung mga hotel natin. No? Opo. And there are many new hotels coming up dahil sa, alam nyo, sa statistics po ng Department of Tourism, for Region 3, Subic is the highest number of visitor arrivals. 1.3 million. No? We also have the highest occupancy hotel rate compared to Clark, San Fernando, all of these other places. No? So ang ibig sabihin talaga ang number one po ang Subic sa turismo. No? And yun nga, mga report ko sa mga delegado, tuwan-tuwan sila nandito. In fact, nagpunta sila, merong grupo yung mga tiga US yata. Nagpunta sila sa Pamulaklakin. Kasi na-appreciate po nila yung ating ecotourism, no? Na wala sa mga ibang lugar, no? They like the waters, the forest. Sabi na napakaganda raw na Subic. At siguro while nagdadagdag ho ng mga hotel rooms and the like, yung ating projection to become a convention hub, parang na dito gaganapin yung mga conventions, regional meetings, yung mga strategic planning ng mga different companies, multinational and the like, magagawa na kung mapuno na yung certain number of rooms that they have been requiring all the while. Actually, that's happening actually now. Opo. Kasi makita nyo, take for example, isa site ko, Traveler's Hotel. Non-stop po ang convention dyan. Dahil malaki ang hall nila, no? Opo. Meron silang 500 people, no, that they can fit. So yung mga ibang hotel, gumaya na rin. Peninsular has a 500-person capacity convention center. Uh-huh. Grand Harbor Hotel, 400. They can accommodate 400 dun sa top floor nila. And then even Freeport Mansion, ganun din, 450. Kasi nafe-feel nila na talagang malaking market po yun kasi yung mga government offices, private companies that do strategic planning. Yes, sir. These are ideal sizes. Kaya tuloy-tuloy po yan. And our tourism growth is up 13% compared to last year. Mm-hmm. So again, indication po yun na talagang buhay na buhay ang turismo dito sa atin. And this will provide a lot of jobs. No? This will provide jobs for culinary graduates, for HRM graduates, maintenance people, accounting staff. Ito po mga pangangailangan ng mga hotel. Kaya malaki po ang multiplier niyan. Kaya yun, we are very hopeful that we will continue
to have many, many events. Actually, full po ang calendar natin this year. Nung Thursday, nagpresenta ko nung bid proposal para sa Ad Summit ulit. No? Nalala nyo, tinanghal nila yung Ad Summit, which took the place of the Advertising Congress, no? Uh-huh. Which is the largest conference in the whole country. No? And they were so happy with Subic last year, and they have asked us, they have asked only us to make the bid proposal. So titingnan nila kung they can decide to hold it again in March of next year. So opo, yan po rin ang isa, yung parang yung mga professional, national professional agrupations na usually they have their national congress for doctors, for engineers, for CPAs, yes, for HR practitioners, etc., etc. Ang talagang they are looking into SBMA. In fact, yung PMAP is also looking into it right now. There are because there is a new president, national president again. At siguro we will know by later part of this month kung ano ang kanilang take of where to go. Chairman, ang susunod, ano pa ba ho ang mga other prospects? Itong ating seaport, yung napapansin namin na talagang punong-puno na rin yung ating port. Hindi ba nagkakaroon na rin dyan ng port congestion? Hindi pa po. Pero that was the other area that I was going to mention, aside from tourism and call centers. The port operations again is a major pillar for our growth. No, last year we were able to increase our volume from 38,000 containers in 2013 to almost double or more than double to 77,000 this year. Opo. No, in 2014. No. Ito po ay of course bunga ng congestion sa Port of Manila. No? But over the long term, we see that more and more people will be using Subic Bay. So in fact, our target for 2015 is again to double from 77,000 to maybe even 200,000. No? Kasi ang malaking development po, dumating yung mga shipping companies dito. No? We now have 6 shipping companies connecting us. Before, we were only connected to Long Beach, California. Then Kaohsiung, Subic. But now, we are connected to China. We are connected to Singapore, Middle East, Africa, Europe. We're connected to Vietnam. We're connected to Japan. So all of the major ports in the world konektado na po ang Subic. Kaya tuloy-tuloy na ang dating ng mga shipment dito. May mga multipliers so yan kasi, Chairman, kasi if the ships come in without us knowing, yung mga chandling group na babahagingan, yung mga ship repair na babahagingan, yung ating mga training for our engineers, for our ship engineers, nababahagingan, and many local, kasi syempre yung ikakarga for chandling, yung for the supplies, for etc. of the ship, nanggagaling sa local, nabe-beneficio ano, yung mga local, yes, especially yung mga iba, if that is a shipping line, yun sa mga pakain, yung mga vegetable and the like, minsan pagka nagkukulang na, dito na rin sila kumukuha. Talaga po. So there will be a lot of jobs created. Opo, with this increased utilization of the port. Opo. Napapansin mo namin yan dahil a portion of yung port-related activities, yung accreditation yan, is being done by the Labor Department. And yung mga support group that is doing ito are actually talagang dumadami ang nagpapa-accredit because of this event. Mga brokers, forwarders, trucking companies. Maraming trabaho po yun. Ship agents. Ship agents. Marami po siyang parang yan nga yung isang programa nun na you draw the big company and all the raw material providers will come around him and then you will have all the different
locators that will be supporting that industry. So yun nga in terms of job prospects eh. Pinacompute ko nga yun, di ba, pinag-usapan natin to. Over the next 2-3 years, maybe we're looking at around 50,000 jobs additional. Opo. And actually, for your information, Chairman, baka nakakalimutan nyo, itong 96,958 na number natin, ay excluding yung SBMA employees. Mm. So this is simply the Subic Bay Freeport Zone service contractors. And yung mga residences, yan po yung mga number of workers that they have. Yeah. So yun. So yun, pasalamat tayo na yun nga, napakaganda ng prospects para sa Freeport ngayon. And we have been able to take advantage of the economic performance of the country. At first hand po na nakakatulong po tayo sa gobyerno dahil sa yun nga, nakakapagbigay tayo ng mga magandang trabaho sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, ang ating community now ay natutuwa. Siguro maraming nabigla at napakinggan mo kayo sa radyo ngayong umaga. Kasi sila ay natutuwa kasi it gives direction to so many in the community. It gives direction to the little kid who is aspiring to have a job. It gives a direction to the schools. It gives inspiration for new courses. It gives inspiration to new things sa nangyayari sa mga companies, yung mga livelihood, mga VocTech skills that will be needed in all, even in these just 5 major industries that you have stated, talagang maraming matutulungan po. Matutulungan po nito. Pero sinisignalan po ako ng ating DJ Tommy, Chairman, at station ID base sa KBP rules. Okay, so station ID po tayo. And then, of course, magpapasalamat rin kami sa mamaya doon sa magbibigay ng ating breakfast ngayon. Okay. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of 94 feet, symbolizing 94 years of the U.S. military presence in Subic Bay. The flagpole base measures 8 feet in height, symbolizing the 8,000 volunteers of Subic Bay. On November 24, 1991, one of the biggest Philippine flags in history was raised over the flagpole and flew for the first time in the former naval base, symbolizing the beginning of the country's sovereignty over Subic Bay. The Subic Bay Metropolitan Authority and the entire Freeport community commend the heroism of the Subic Bay volunteers. Hi there, this is Lindsay. Using cell phones while driving is strictly prohibited. In Subic Bay Freeport, traffic rules are strictly enforced. A safety reminder from Corporate Communication, LED, and this station. Dangers are everywhere, unexpectedly. If you have an emergency, if you need help, call 911 for landlines, 9111 for cell phones, SBMA Fire Department, 252-4830 or 252-4657, SBMA Law Enforcement or LED, 252-4550, Acetex or NLEX Emergency, call 02-580-8900. Or text at 0920-967-2839 or call our SBMA info hotline at 252-4000. Subic Bay Metropolitan Authority. We serve, we care. Congratulations to Roy, the manager of Labor Department of SBMA, that you had a radio program in SBMA. We appreciate of your effort. And we know within the SBMA we have industrial peace due to your effort. And we are happy to hear about your program. This is from Mr. Gan, Zhongnan Textile. Yeah, this is the advice of Taiwan Chamber of Commerce. We appreciate that our members enjoy
the industrial peace within the SBMA, especially for the effort of Roy Attorney Pastor. Thank you very much. Good morning, Attorney Pastor. Congratulations and more power to SBMA Labor's new radio program, Pakawa at Ibapa. This is TKU from Hanjin Subic Shimnyat. Pagawa at iba pa. Pagawa at iba pa. Ang programa para sa mga manggagawa ng Subic Bay Freeport Zone. Mahahalagang issues patungkol sa paggawa. Tatalakayin. Pagawa at iba pa. Pagawa at iba pa. Presented to you by the SBMA Labor Department and Attorney Severo C. Pastor Jr. Pagawa at iba pa. Pagawa at iba pa. Okay, balik ko tayo sa ating programa at of course na nakahiram tayo ng konting minuto at tayo ay talagang super na nagpapasalamat at mismo dito sa 89.5 FM radio station tayo ay sinamahan ng ating chairman and administrator. Siguro yan po ang isang sign na ang mga manggagawa ng Subic Bay Freeport Zone at saka ang community at large ay kanya mismong gustong bahagingan sa mga ano yan, pasulyap lang po yan. Pasulyap ng mga darating ngayong 2015 dito sa ating Subic Bay Freeport Zone. So, bago magpaalam ang ating chairman, sir, ano po ang ating mga muling, mga huling mga mensahe sa ating mga tagapakinig? In closing, I just want to congratulate again the Labor Department for this very good initiative that they've taken in hosting this program. It's very helpful dahil na naikakalat po ang lahat ng mga oportunidad, ang lahat ng mga issue na humaharap sa Labor Department. At tuloy-tuloy naman ang pagsusuri natin at pagsuporta sa ating mga locator sa kanilang mga pangangailangan as far as labor is concerned. As far as labor issues is concerned. Kaya huling huling mensahe ko lang, lalo na sa mga lahat ng mga manggagawa dito sa Subic Bay Freeport, tuloy natin ang maganda natin na paglingkod sa ating mga trabaho, no, sa ating mga kumpanya. We have shown that the Subic Bay Freeport is a model community. Sana po ito ay maging halimbawa rin para sa mga ibang freeports at saka may ibang export zones. We have the enviable position na talagang maganda dito po ang industrial peace, no? Opo. Kaya panatag po ang loob ng mga locator at lalo na doon sa mga kinakausap ko mga foreign investors, nagugulat po sila yan ang sinasabi nila na ganun ba talaga dito sa Freeport. Sabi ko, opo, there has never been a strike here in the Subic Bay Freeport. And that is one thing that we can really be proud of. Opo. Kaya yan po ay parang magnet po yan. Pag sinabi mo po yan, lalo na sa mga foreign investor, talagang panatag ang loob nila, no? So, I continue to ask for everybody's support, management, labor, all of the stakeholders dito po sa ating Freeport. Tuloy natin na suportahan ang mga programa ng ating Pangulo, mga programa po ng SBMA, para yun nga, tuloy-tuloy, maging model tayo para sa mga ibang government agencies. Just for your information, itong Friday po, magkakaroon po ng integrity pledge signing by our locators. Ano, no? Ibig sabihin noon, Chairman? Ang integrity pledge po ay isang dokumento na ito ay isang project na nagmula sa Makati Business Club, no? Ang nakasaad po doon, yung integrity pledge, kung sino man pumirma doon, ang pledge nila that they will not engage in any form of corruption or bribery. They will do their jobs responsibly. They will act under the best ethical practices. And they ensure that, again, they will not participate or condone any form of corruption.
especially between the private sector and the public sector. So that goes for BIR, for any government agency, SBMA included. Pumirma na po ang SBMA niyan. There are around 2,000 signatories to this, private companies, and I think over 500 government agencies that have signed this. And last year po, pinirman po natin to. Right now, I am requesting all our locators to likewise sign the integrity pledge. As far as our suppliers, locators, government agencies within the Freeport, like customs, like BIR, I've invited General Marcos and RDO Heli to the signing on Friday. So this will constitute a pledge to eradicate and take corruption out of in whatever form dito sa Freeport. Indirectly, matutulungan po yung mga workers dito sa Freeport because of this initiative. Uh-oh. Opo, kasi siyempre good corporate governance, corporate responsibility, uh-oh, usually redound to the benefit of the smallest particle in the Freeport, which who are the workers. Opo. And napatunayan po natin dito, yan po yung motto ko na nag-umpisa po ako dito. Ang motto ko when I started in 2011 was good governance means good business. And I have proven that over the past 3 years. Yun nga, yung performance ng SBMA over the past 3 years is, I think, the best performance ever in the history of, in the 22-year history of the Freeport. Kaya, yun. This is part of that good governance campaign. So, maraming salamat, Chairman. Maraming salamat sa pagdulog mo rito. Ngunit kahit tumutuloy ang ating programa, itong mga kasama ng mga Dabarkads, basta mayroong special na guest rito, nakikipag-selfie. Bibihila ho raw ang mga opportunity ng ganyan. So, sure. Habang tayo ay nasa programa, siguro mag-selfie-selfie tayo. Kasama na si DJ Tommy. Alam po ninyo, habang ako ay nagsasalita ngayon, ay magse-selfie itong mga kasamahan natin at kukuhanan tayo ng ating mga kasama. Sumama na rin ang aming mga technical group. Kasi ang aming mga technical group ay talaga namang gustong-gusto nilang sumama. DJ Tommy, baka gusto mo namang sumama rin dito at tayo po ay bibihirang mapaunlakan at bibihirang makasama. Ay, hindi bibihirang mapaunlakan. Laging makakasama ng ating chairman dito sa ating paggawa at iba pa. Siguro, chairman, ang masasabi ko, baka gusto ninyo from time to time, pagka meron ho kayong sir, pagka meron ho kayong special na gustong sabihin, magpa-patch up lang ho kayo rito sa paggawa at iba pa. Sige. Oo. We'll do that. Ang regular schedule niyo nga Wednesday. 9 to 10:30 po every Wednesday. You just patch up pagka meron mga importanteng mga mensahe o special things to discuss. And then patch up po. Huwag na ho kayong pumunta rito. Yung telepono po ay... yung telepono po ay makokontakt po tayo sa telepono. Bahala na ho si DJ Tommy mag-patch up sa inyo at mapapakinggan ninyo na rin ako from time to time. Sige. Maraming salamat po, Chairman. So, salamat po. Thank you. Salamat po sa inyo. So, alam po ninyo, ngayong umaga ay naging special rin kasi meron rin kaming special breakfast ngayon. Baka mamaya si Mang Teddy, si Banang Jean, si Kana ay paano naman yung breakfast na binigay namin. So yung breakfast na binigay ng ating mga samahan dyan sa Subic Park Hotel, kasama na dyan si Miss Vico at kasama na rin dyan sina Heidi, si Ivy, si Chodon, si Noli at of course yung operations manager si Ami Dunag. Ay talaga naman ang sabi nga ng ating chairman ay gusto ko ngang matikman yang
Bigan Longganisa na ipinagmamalaki ni Teddy. O yan, si Bang Teddy del Rosario po ang patriarch ng Teddy Versosa ng Subic Park Hotel. So, Mang Teddy, tiyak yung lasa ng iyong maraming bawang na bigan longganisa ay aabot sa maraming tiyan. So, ang ating, ituloy po natin ang ating programa. Parang minsan madidiskaril ka pagka isang malaking bisita ang dadaan sa'yo. Parang you have an authority. Parang meron kang talagang authority na magbabahagi sa inyo ng talagang kung ano ang mga tunay na direksyon ng puerto. Eh, pero Ding, balikan naman natin itong anniversary natin. Ano naman ang iyong mga naaalala itong dalawang taon, isang memorable na interview, memorable na situation na naisip mo ngayong anniversary. Hindi po, Tony, pang Miss Universe na question. Pang Miss Universe na question. Parang tanong ni Pacquiao yan. Opo, okay. In 30 seconds, no? Hindi po, Tony, sa akin talaga nag-strike sa atin na naging personal ang dating sa akin, yung pong ating topic ng work-life balance. Work-life kasi balance. Kasi po, pagkatapos nung topic natin yun, ako naman po nagkaroon ng matinding, tawag dito, yung pong hamon sa akin na nangyari last year, di po ba? So, yun po naging makatotohanan sa akin, yung kailangan mahalaga sa atin bilang kumpletong pamumuhay, ay pangangalagaan pa rin natin ang ating sarili. Hindi nga, marami kang ginagawa. Sabi mo yung lima. Para po, yung community. Ma-review ang ating community. Una, siyempre po, yung work-life balance po kasi dapat kumpleto ka, hindi lamang sa sarili mo, kailangan pati sa kumpanya mo na yung pinagtatrabuhan, sa iyong komunidad, sa iyong pamilya at iyong pananampalataya. Dapat kumpleto ka niyan. Sa lima na yan. Sa akin po siguro, hindi ko napagtunuan ng pansin yung aking sarili, yung health ko rin, no, dapat mahalaga din po siya dahil isa man ang makaligtaan mo sa limang niyon ay magiging, sabi nga natin, disbalansyado ang yung pamumuhay. So dapat kumpleto siya. Lahat, may mga aspeto dyan na dapat sinecheck din natin, kumpleto yan, huwag tayo magmimiss sa bawat isang yan. Oo, opo. Pero ito si Ronald, napapansin ko na tinuturo niya yung mga pagkain. Pwede ninyo nang lantakan yan. Anyway, pagka easy lang kayo, baka mamay ipisin yung office ni DJ Tommy. Daisy, ano naman ang iyong naalala, isang magandang naalala dito sa ano? Attorney, alam mo, hindi yung mga topics na natatakil natin tuwing Miyerkules, kundi paano natin na susustain o paano natin na co-continue itong programa natin na wala naman tayong script, wala tayong impromptu ito. Doon ako na-amaze, attorney. Alam mo, Daisy, matagal ko na rin sinaliksik yan. Ngunit ang nakikita ko na dahil itong programang ito ay isang customer service, isang pagbabahagi, isang paglilingkod, isang serbisyo, anuman ang serbisyo na nagbibigay sa community, mga iba't ibang mga tao at lahat, pinagpapala yan. Binibigyan ng merong hindi mo nakikitang kamay na magpapatakbo yan at maggagabay at magbibigay ng inspirasyon. Yung laging sinasabi, na-inspire. O bigla kong naisip kaninang umaga, biglang ganito, ganyan. Mga yun yung ano, yung kamay. Yan yung the hand of God na sinasabi, na biglang dumadapo na lamang na nagbibigay ng inspirasyon. Kaya, eto sabi niya, dahil ito ay mabuti, maganda, hindi siya nagdadala ng kontrobersya o anuman, siya ay uunlad at papaunlakan. Ganun ang aking pakiramdam kaya nanatilihan. Pero ikaw, Daisy,
Iyon nga po, attorney, doon ako nagtataka o yun nga, na-amaze ako doon at syempre feeling blessed dahil tuwing Miyerkules, sinisikap po natin nandito tayo at ito po ay para sa kapakanan ng nakararami. Kaya tignan mo, attorney, umabot na tayo ng episode 97. Oo. O diba? Oh. At every episode, unique. Oo. Kakaiba. Hindi siya yung lagi-laging yun ang topic. Iba-iba. Kaya yun ang ano ko, attorney, yun yung pinaka nakita ko. Kahit man merong pagbabalik sa mga bagay-bagay, ngunit meron laging striking na didiscuss o na ibabahagi na nakakabuti sa komunidad o sa individual o sa korporasyon, sa komunidad, sa mga inspirasyon, sa mga iba para gayahin o ano, hindi gayahin, ano ba yung ano, tularan, para tularan yung kung ano man ang mga programa na ginagawa ng Labor Department. At believe you me, pansinin mo, magmula nung nagsimula ang Labor Department sa kanyang initiatives, magmula mga 12 or 13 years ago hanggang ngayon, ang dami ng mga programa ng Labor Department, national, mga programa ng mga dito at lahat-lahat, sasabihin mo sa sarili mo, nadaanan na namin yan, nagawa na namin yan, ngayon lang sila gumagawa, ganun. Kaya, mga pre-employment oriented, lahat-lahat yun, yung job matching, ginawa nga natin employment gaps, patching employment gaps na para magkaroon ng ibang klaseng level. Oo, totoo. Tama nga naman yan. O ikaw naman, meron ka pa bang gustong idagdag, Daisy? Yun lamang po, attorney. Yun lang yung nakita ko, yung kabuuan po ng ating programa. Yung hindi ko sukat akalaing aabot tayo ng episode 97. Okay, very good. Meron ka bang ibabahagi? Ako, attorney, ang tumatak sa akin, hindi rin yung episode, kundi yung mga nagiging panauhin natin dito sa radio program. Lalo na po nung gines natin yung kapwa natin, mga taga Labor Department na milestone awardees, yung mga nominees for 10-0, at saka yung mga ibang guest natin kagaya ni Father Jerry, na hindi natin akalain na maigigest natin sila dito. Amaze na amaze po sila doon sa ating radio program dahil nga natatandaan ko may isa tayong kasamahan. Nakaka-nervyos pag nandito pala sa radio, ganito pala yung feeling. Yung mga ganun po, na-amaze po ako sa kanila na excited po silang mag-guest sa ating radio program. Noong una, pagka nandyan, makikita mo na hindi mapakali. Opo, attorney. Nanine-nervyos at hindi alam. Nanlalamig ang palad. Pero pinapagaan mo yung kanilang pakiramdam, ginagabayan mo sila, inaalalayan mo sila, mas matatas na sila kaysa sa iyo. Hindi ba? Kaysa yung 2-year-old nahat-nahat na gusto na rin magsalita. Di ba? Yun po. Okay. Yun po ang tumatak sa akin. At saka yung parami ng parami yung mga listeners natin na pag sinabi natin, ay may live stream kami, agad nakatutok sila sa live stream. Yung iba, doble pa. Live stream na, radio pa. Oo nga. At siguro, dahil sa mga kabag-anakan rin natin sa iba't ibang bansa, sila na rin ang mismong nagpapa-create ng multiplier effect dahil meron kami yan. Ayan, pamangkin ko yan, yes. Kapatid ko yan, pinsan ko yan. Totoo at unti-unting mararating kalangitan at between. Oo, ganun na nga. Romel, meron ka naman, meron bang tumatak? Parang tatak Alvaro yan. Tatak ano ba yan? May tumatak ba sa iyo sa itong dalawang taon na nakalipas? Opo, attorney. Very specific pa nga po eh. Episode 26. Episode. That was about, in the middle of year one. Yeah. Ito po yung patungkol sa special program for employment of students natin. SPES. Opo, yung SPES. Isa pong talagang tumatak po sa akin eh yung pagsusumikap ng isang estudyante na sa kahirapan, hindi naging hadlang talaga sa kanya yon.
Bagkus ay nagsumikap siya. Ito po si Michael John Fernandez. Ginagawa mo na naman ano eh. Tinatamaan na naman ito. Sarili ko yan yung nagtitinda yung... Opo, yung ayan po. Yung nanay, kakanin. Opo. Kakanin at Katie. Tuloy mo. Medyo sentimental po kami. Medyo na gagaralgal yung act. Kasi, medyo... yung kanyang buhay ay nakakaantig talaga. At ganun, naging matino na ba si, ano, ngayon? Asan na ba siya? Graduate na ba siya? Ano ngayon ba? Tatanungin natin sa atin na si Jen. Graduate na siya, sir, ng high school. Nakagraduate na ng high school? Nakagraduate na. So, kasi na, tumuloy siya sa siya. McDo, di ba? Na-absorb siya noon. Oo, okay. So, may work pa rin siya? Tuloy-tuloy pa rin ba siya? Rine-contract ba siya? Anyway, yun yung naalala ko. Ang mother niya ay nagtitinda ng kakanin. Marami sila sa pamilya. Opo. At kaya nga nag-apply siya sa summer program for employment of students na mismo ang pinagbibigyan ay yung mga students who are deserving but come from parang families with low means, yung hindi masyadong nakaka may kayanan financially. Di ba? Ganun ba yun, Romel? Oh, tama po, attorney. Yun po kasi yung nakaka talagang bigay ng inspirasyon sa atin, attorney. Na, sa kahit pa yung kanyang sitwasyon ay hindi naging hadlang para siya ay magsumika para po maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan. Yun po, isang inspirasyon talaga, Tori. Naalala ko dun sa una niyang kinita rin, kinikita yata, binigyay sa mga kapatid niya para mayroon pang matrikula. Parang gano'n yata yung ginawa. So, nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay, nahanap niya ang buhay, alam niya kung ano ang kanyang ikabubuhay at nagkakaroon ng direksyon sa panahon in his life, di ba? In his early stage of life, he is already given that responsibility and willing to accept that responsibility. Mahirap yun, ha? Pero bibihira nga sa mga bata yung gano'n. Tama nga. Nung kasasabi mo pa lang, nagkaroon na kagad ako ng isang emosyon sa sarili ko. Naalala ko eh. Medyo biro mo't sa kalating taon nang nakalipas yan. Sana ano. At biro mo, nadaplisan mo ang buhay niya dahil doon sa programa. Kasi gaya nga yung sinasabi ko, pagkatama ang implementasyon ng programa, hindi mo siya binibigyan ng mga parang special na nakatago sa iyong sarili at basta pagbibigyan mo na lang yung mga kakilala mo, walang mangyayari doon. Dahil tama yung pagka-implementasyon ng programa, talagang nabahagingan yung mga mahihirap. Dahil ang pagsalansan ay ginawang tama. Walang politika, walang ganito. Ngunit yung tunay na adikain ng programa na itataguyod. Meron ka pa ba, Romel? Siguro yun po muna. Mukhang marami pong sa listahan si Ate Chris. Marami si Chris! Sige, Chris! Attorney, kasi po pumili po ako ng tatlo. Kaya lang po, yung dalawa po, nasabi po ni Ding, totoo po yung kay Ding yung sa work-life balance. Kasi ako din, katulad ni Ding, yung sarili ko po talagang hindi ko pinansin eh. Puro pamilya, company, yung sa community, saka yung kay God. So, parang nito nga rin, parang nagkasakit ako. Parang, nung diniscuss po pala natin to, wala pa akong sakit nun. Parang sabi ko, oo nga, bakit parang wala naman akong time sa sarili ko? Parang, trabaho, bahay, bahay, trabaho. Parang Sunday church, ganun. Parang ganun lang po yung naging ko. So, yun po yung isa sa mga naging magandang turo sa akin ito. Yung pangalawa po, yung milestone. Kasi, attorney, nung nag-guest tayo ng mga kasamahan natin, talaga pong medyo naiyak ako noon kasi isipin nyo yung ma-acknowledge o makita yung number of years mo na naglilingkod ka dito sa iyong ahensya na nabigyan din nila ng pansin, na binigyan kami ng mga kahit na po yung maliliit na plaki lang. Naramdaman namin na talagang nakita namin yung suporta din ng ahensya na
nakita nila yung pagsusumikap ng mga manggagawa ng SBMA. Kaya lang, nakakalungkot dahil yung sa tagal natin dito sa kumpanya natin, wala na rin yung iba natin kasama, mga kaibigan, na nagretiro na yung iba nag-abroad, yung iba patuluyan talagang na kay Lord na. Kaya, yun po yung isa sa mga naiisip ko na sana magkaroon uli nung gano'n yung milestone guest na taga-labor din na ma-acknowledge din yung mga paghihirap, mga pagsisikap para po sa ahensya. Yun po. Yung naman po isa, ang inisip ko po yung, yung topic namin na about labor standards kasi ang dami pong na-educate, hindi lamang po mga taga-management, kundi pati po yung maliliit na manggagawa dahil kung matatandaan po natin, naging marami pong naging tanong tungkol dun sa kanilang karapatan bilang manggagawa, sa mga pasweldo. So, tama. Isa po yun sa ano, kasi nag-six weeks tayo dun, attorney, sa labor standards. Kaya, tuwan-tuwa rin po ako dahil na ibabahagi natin yung ating mga kaalamang sa mga labor standards po. Yun po yung tatlong pinili ko po. Okay. Alam niyo if I were doon sana doon sa nandoon sa managers meeting regarding yung sa salary increases ang akin sana panukala ay napag-usapan na rin lang yan yung milestone at katatapos lang yung PBB at kung nabigyan sana ako ng pagkakataon na magsalita nung ako ay tiningnan yung PBB standing ng Labor Department, ito sana ang naging aking panukala. Kasi, alam niyo may mga issue about salary increases ngayon. Ganun pa man, tumatakbo naman yung mga alternatibong mga pamamaraan na ginagawa ni na Chairman Garcia. So, ano yun? Nagkaroon sila ng paghingi ng opinion sa OGCC, humihingi sila ng 10% sa Malacanang, lagian nilang ikinukulit rin sa Department of Budget Management. Ngunit, sana merong parang mag-bridge doon sa pangangailangan. Kasi when you need a salary adjustment, kailangan mo lang ng karagdagang kita para matustusan yung mga araw-araw mong mga pangangailangan. And to do that, sana, and I was thinking, because we have said that in our program noon, nung nagbigayan ng milestone, the next Wednesday na noon, na ang projected time na ibibigay yung milestone benefits, ngayong January. Kung mapapansin po ninyo, sa Labor Department, 93% ng aming manggagawa dyan ay magkwa-qualify sa 10-year, 15-year, 20-year milestone reward. Pagka ibibigay mo yun, at saka bigyan mo na 1,000, malaki yun. Nagulat nga nung ikwinento ko si Jerry yun eh. So, malaking pantawid yun. Mga isa, dalawa, tatlong buwan, agaran na kaagad mafifeed para mag-apuhap yung mga growling tigers, growling stomach, ganon, ng mga ano. At pangalawa, dahil yung PBB ay minadali na rin lang, ginawa ng January 8 pa ang date, kahit na napakalapit sa bakasyon, ginawa na yan na submission mismo at assessment at hindi na pahinga man lang na sinet man lang ng January 15. At kung napagbigyan ako, sana sinabi ko, huwag sana namang January 8 kasi meron pang nagkukumpuni ng mga datos niya hanggang 31 kasi yung mga customer service o frontliners ang kanilang datos hanggang December 31. Kahit ang pasukan ay December 29 lamang. So ang aking panukala sana ginit naman lang. Total yung PBB naman ay ibibigay ng February. At sana, kung meron yan, so mag-bridge yung milestone mo for January, mag-bridge yung PBB mo for February.
at mayroong mga direksyon na naibibigay na parang pang-alwan, pang-stopgap, pampalubag dahil nasasagot yan. Kung napagbigyan ako, sana yon ay aking masasabi. Kasi biglang bumugad sa akin yung patungkol sa inyong damdamin tungkol sa Milestone Awards. So talaga namang merong pinagbasehan yan dahil napagpawisan na yan. Napagpawisan na. Okay. So nakita ko na naman ang referee timeout ni DJ Tommy. DJ Tommy? This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music. 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Visit Subic Bay Freeport Zone. A special message from 89.5 My Subic Bay Radio Worldwide and Subic Bay Metropolitan Authority. Planning to go on a trip? Is it a solo trip with someone special? With friends? Or perhaps the whole family? Or maybe you just need to accompany a loved one from or to the airport? Icons Rent-A-Car, your cheapest way to any destination back and forth. Icons Rent-A-Car, for all your transportation needs. Vans, Vios, Innova, and many more. Visit Icons Rent-A-Car at Room 154, Rizal Avenue, East Tapinac, Olongapo City. Or text call 0920-950-8243. Icons Rent-A-Car. Icons Rent-A-Car. Powered by Telepreneur Corporation. Avail our ongoing promo of 10 plus 1 on all vehicle rentals. Get that dream vacation you've always dreamed of at Shivan Seafront Resort and Hotel. Affordable room rates with free breakfast. Wide array of international cuisine prepared by world-class chefs. Panoramic seafront view. Beautiful swimming pool. Friendly and professional staff. Water sports activities like jet ski, parasailing, scuba diving, and a whole lot more. You name it, we have it. All at Shibid Seafront Resort and Hotel. Shibid Seafront Resort and Hotel. Ooh. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. Now open at Shivan Seafront Resort and Hotel, Dock of the Bay Restaurant and Pirate Bar. Satisfy your love for white and red wines perfectly prepared just for you. Enjoy the scenic view of the beachfront at the Pirate Bar and Grill. Your favorite ice cold beer, delicious zesty barbecue, make your own salad. Plus, Dock of the Bay has its own ice cream bar. All at Shivan Seafront Resort and Hotel. Number 13 Baloy, Long Beach, Barrio Barreto, Olongapo City. Alam mo bang mapanganib ang pagsisiga? Malapit o sa ilalim ng linya o poste ng kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Maaaring pagmulan nito na sunog at pagkaantala ng serbisyo ng kuryente. Ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa linya ng kuryente, maging ang pagakyat sa mga tore o struktura ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang aksidente ay maiwasan. Isang paalala, dahil pinahalagahan ng NGCP ang inyong kaligtasan. NGCP, Stronger Transmission for a Stronger Nation. Tumawag lamang sa NGCP Hotline sa 072-700-2665 or 072-607-5749.
Nihon Ryori Sakura Japanese Restaurant, the only authentic Japanese restaurant in Subic Bay with affordable prices. We serve a wide variety of fresh Japanese foods like sushi, sashimi, tempura, teppanyaki, and a whole lot more. Prepared by our world-class Japanese chef, you simply must try our special original Yokohama ramen. Prepared by our master ramen chef, Tatsuya. Watch out for the opening of our new branch at SM Clark. Come, dine and celebrate at Sakura. Also perfect for weddings, parties, seminars, birthdays, and caterings. Nihon Ryori Sakura Japanese Restaurant, the only authentic Japanese restaurant in Subic Bay with affordable prices. No service charge. No service charge. For more inquiries and reservations, please call 047-252-2666. You may also call or text 0918-922-5860. Sakura Japanese Restaurant is in need of waitresses. Please send your resume at sakurajapresto@yahoo.com. To all the listeners of this radio program, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Edith Barrel Hiniza, the Executive Vice President of Mondian Aura College, located at the CBA Freeport Zone. I'm not surprised that the SPMA Labor Center under Attorney Senator T. Pastor will have a radio program dubbed as Pagawa at Iba Pa. This radio program will help the SPMA workers and the other workers in the Freeport, even those outside the Freeport, because it tackles issues about employment, labor issues, and human resource management. I know that this radio program will give hope to our workforce. On behalf of our college president, Dr. Edgar Hiniza, and the whole populace of Mondian Aura College, I would like to extend our felicitations to Attorney Cedero Pastor Jr. and the SBMA Labor Center for this great radio program. God bless us all. Paggawa at iba pa. Okay, eksakto yung greeting ni Edith kasi bumalik na raw si Edith. Welcome back, Edith Lisa. Anyway, ako naman, ang aking naalala na interview na natuwa ako ay yung tungkol doon sa interview ko kay Director Bubong Antonio. Kasi malakas noon ang at biro mo. Ang dami pala akong alam tungkol sa ano, dahil sa aking pagtatanong na nailahad ko, kaya nire-replay ko yung ano eh, yung programang yun, yung pagkaalam ko kahit ako ay hindi techie, nakukuha mo yung aking kaalaman tungkol sa ICT call center. Pero ang nakakatuwa ho doon naipakita, gaya yung sinasabi ni Chairman ngayon, doon yung adhikain na talagang iporsigi ang call center at saka BPO, BPM. So, talagang ipagpuporsigi. At gusto ko sanang ibahagi kay Chairman kanina, yaman lamang at wala ng panahon, na natapos na nga yung unang yugto ng ating pagpuporsigi. Kasi yung mga bata, ina-assess na na ngayon ng ano yun, yung learning LEAP, Learning English Application for Pinoys. So may mga graduates na tayo. Ang haba nun, ilang Saturdays yun? 10 Saturdays. So we had to bear with that para matapos lang. And then we hope na itong mga batang ito na nagpursigi, they will cascade it in their schools dahil sila ay mga handpicked ng kanilang administrators from the different schools na naandi dito para yung kanilang enthusiasm, yung kanilang energies maibahagi doon sa mga kasama nilang interested to become call center agents. 10:19 na po at siguro bago kami magpapaalaman, gusto naman namin magpasalamat sa Subic Park Hotel, sa patriarch nila, kay Mang Teddy Versosa, doon sa aming breakfast ngayon, ang vegan langgonisa with egg.
at saka fried rice. Ayan. At merong kasamang sukang Iloco na may bawang. Ayan. Para, kasi sabi sa akin ni Ronald kanina, baka mahahiblad ako. E di tirahin mo ng suka at saka bawang para mabawas-bawasan yung high blood mo, brother. So, yun. So, thank you, Mang Teddy. At of course, kay Kana, kay Manang Jean, kay Miss Vigo, kay yung kanilang operations manager, si Ami Nunag, Bunag? Nunag. Si Ami Nunag at lahat ng kanilang mga kasamahan dyan sa Subic Park Hotel. Ang Subic Park Hotel ay naririyan katabi ng Buma Hotel at tabi ng anong tawag nito, yung Pier 1. Malapit sila doon. So, meron ka bang gustong sabihin? So, may pagka... Special thanks din po sa GCE Brokerage, kay Jasmine at saka kay Che. Good morning sa inyong dalawa. Oo, kasi si Nache, sila yung kanilang tulong pinambili natin, ay pambibili natin ng ating mga future na mga pang pang almusal, yes, rito sa atin at saka mga juices in the mornings. Ding, alam na. Salamat po. Aagaan natin para makain pa natin yung ating breakfast. Yun lang po, attorneys. Patuloy tayo nagpapasalamat sa mga nakikinig po sa atin. Sana po ay ipaabot nyo rin po sa amin ang inyong mga katanungan. At sa abot po na aming makakaya, ay pipilitin po naming masagot kung sa tamang panahon din po. Sana po wag po kayong magsawa at higit pa pong dumami ang aming tagapakinig sa susunod pa pong taon. Magandang umaga po. Magandang umaga! Daisy. Yes, maraming salamat po sa ating mga suking nakinig ng ating programang Paggawa at Iba Pa. At syempre, attorney, pinapasalamatan ko yung aking pinsan dyan. Belated happy birthday nga pala kay Aya. Ang dami palang sumusubaybay sa atin sa live streaming. Yes, kasalukuyang nakikinig ngayon. Meron sa Macau, meron sa Canada, kung saan saan. At meron rin sa Manila, pati nga rito. Sa Subic Park, naka-live streaming din daw sila ngayon. Tama yun, attorney, at kasalukuyan siyang nanonood sa ating live stream ngayon kay Ayan. Belated happy birthday niya kahapon. Yun, at sa aking mga kasamahan ng Workforce Development Division, good morning at maraming salamat sa inyong suporta. Nakaligta ko yan. At Che, maraming salamat doon sa yung pinansuporta rin para ngayong umaga sa anniversary ng labor ay paggawa at iba pa. Ano yun? JCE Brokerage. Okay, apo. So? Apo, maraming salamat po. Patuloy niyo pong suportahan ang aming programa. Papasok na po ang aming year 3 ng paggawa at iba pa. Kaya po sa mga suki namin tagapakinig at saka mga live streamers, thank you po. Sa binabati ko po si Miss Daisy Esposo, ang aking kasama sa admin, si Miss Aura at saka yung mga taga-labor department na mga kasamahan natin at yung mga department ng SBMA kagaya po ng legal, DA for admin at saka maintenance department. Good morning po. Bago si Romel, ako ay nagpapasalamat rin dito sa team ng Labor Monitor kasi sa aking kakulitan ay at last natapos na rin yung USB niya at ipapadala na namin doon sa Manila bukas. At sana hindi na naman aabutin ng isa't kalahating buwan ang pag-imprenta niyan. So, Romel, Labor Monitor, salamat. Paalaman na. Maraming salamat po ulit sa ating mga suki. At syempre, mayroon po ditong pabati lang po. Good morning or good evening doon. Sa US. Saan? Sa US po, kay Tommy Parker. Hi, Tommy. Hello. Tommy Parker. At siyempre, hello dyan po sa Macau at hello dyan po sa Virginia, USA. Virginia, USA, naka-streamline, okay? At saka sa Macau, yeah. Okay. At maraming salamat po kay DA Randy Esculango. Thank you po sa inyong mga pasalubong. Yes, DA. Thank you. In-ex ko si DA, at daya, sabi ko,
Di, mag-drop by ka naman para i-greet namin, mag-greet ka sa amin dito. Tinext ko siya kaninang alas 7. Hindi ko siya natuloy naisip dahil akala ko darating siya. Oo, salamat sa pasalubong. Oo. Opo, thank you rin po kay Yasmin at magandang Yasmin at kay Che. Good morning dyan sa JCE Brokerage. Maraming salamat sa suporta ninyo. At may job fair po tayo, mga kapatid, kapuso, kapamilya, sa February 13 po sa Harbor Point, sa second floor po ang ating venue. Kasi po, siksik ang programa po ng Subic Bay Freeport Chamber of Commerce, ang kanilang 20th anniversary. So, sa second floor po ng Harbor Point, ang ating job fair from 9 o'clock to 5 o'clock po ng hapon. So, supportahan natin yan. Yun nga, dyan sa Labor Monitor, merong special na call na write-up si Ms. Rose Baldeo, ang president ng Chamber of Commerce sa ating Labor Monitor, yung lalabas ngayong February. Sana naman, lalabas naman ngayong February 14 para meron tayong Valentine's offering sa ating Freeport. Rommel, kulitin ninyo yan. Okay, meron pa, Rommel? Apo, abangan na lang po ang iba pong mga job openings na kapost po sa ating bulletin board dyan sa May Subic Chimpo. Good morning po. Okay, Chris. Opo, muli po, nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa dalawang taon na pakikibahagi niyo sa amin. Open din po kami, hindi lamang po sa mga tanong, kundi kung gusto niyo pong magbigay sa amin ng mga inspiring words, pwede rin po, i-text niyo lang din po kami. At kay DJ Tommy, sa 2 years na pag-aasi sa amin, maraming salamat sa inyong istasyon. Condolence ulit. At condolence po. Binabati din po namin ang happy birthday si Miss Laarni Langit Noseda ng Treasury Department. Hello po sa mga taga CEWD. Maraming po salamat. So, yan po ang iyong programa doon sa mga nagla-live. Alam mo, nakakaligtaan natin itong mga nagla-live stream, pero dumadami na rin sila. Hindi lang natin na mo-monitor siguro from time to time. Itanong natin kung merong way of doing itong mga nagla-livestream. Pagka nag-livestream ba, pumapasok bang ganon? Meron bang pong, point one, one, two, ganon. Na-trace ni DJ Tommy. So, DJ Tommy, hindi mo makikita kaagaran. Sa administrator account. Sa administrator account pa. Doon pa. Malalaman. Siguro, sa susunod na Wednesday, malaman natin kung ilan ang nag-livestream sa atin ngayong araw na ito. Yan na naman ang inyong programang paggawa at iba pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy anniversary sa paggawa at iba pa. Kasi handawa tayo ng puong may kapal. Okay, amen.